If people are wondering who Mr. Cañega is, you may not know him, but it's quite likely that in the past few days you've seen his work, because Mr. Cañega was the one who animated that Amorsolo painting, yung Dalagang Bukid. I saw it. Ang galing eh, di ba? And people were really fascinated. I'm wondering, Mark, nagulat ka ba? Were you surprised by the response of people? And why did you make that in the first place? Sa totoo lang po, dalawa na yung Amorsolo painting na na-animate ko. Yung pinakauna is yung couple riding a carabao during sunset. Pinost ko siya last February in celebration for the Arts Month and Valentine's Month as well. So doon po ako talaga nagulat kasi umabot po siya ng 10K shares yung post lang na yun. Tapos umabot na po sa media na parang ang dami nang narating nung post. Nagulat talaga ako. So yung una ko po kasi talagang plano talaga is gagawa nga ako ng series ng mga animation paintings ni Sir Amorsolo. Pero since medyo busy din ako with my personal works and client works, parang hindi ko siya pinaprioritize. But simula nung na-overwhelm ako dun sa mga comments ng mga tao dyan sa first na pinost ko na painting Amorsolo, parang different yung ano nila eh, yung approaches nila. Yung iba parang may mga nag-message sa akin ng mga senior citizen na natutuwa sila na mga naalala nila yung mga childhood nila, yung mga parang araw nila sa bukid, yung mga ganun. Tapos parang meron yung mga naalala nila yung mga lolo at lola nila. So, actually, may mga nag-message nga rin po sa akin personally na nag-thank you sila sa akin kasi ginawa ko yun. So, parang ako po, na-touch ako kasi hindi ko naman, ginawa ko siya para sa sarili ko eh. So, knowing na parang may mga namumove na tao dun sa gawa ko na hindi ko naman sinasadya. So, parang nag-lead po siya through this another one na Dalagang Bukid, parang in celebration naman po for the Women's Month. Pero Mark, how difficult was it to make this? How difficult was it to make this rendering? Kasi of course you do have your own creative license to tinker with it as much as you want. But at the same time, I suppose you'd also want to retain some of the characters of the original portrait. Eh? Run through the process and how you decide. How you decide what part of your imagination to let loose and how much of your imagination to rein in? Gaano katagal? Parang depende po kasi. Parang ginagawa ko kasi siya mostly ng mga free time ko talaga. Para kasi sa akin, yung mga personal works na ginagawa ko, sila yung parang stress reliever ko dun sa mga client works eh. Kasi iba po kasi talaga yung feeling pag sa'yo galing yung concept na wala nga pinapakinggan ng ibang tao. So, sinisingit-singit ko siya hanggang sa siguro mga 3 days po to 4 days. Ang pinakamatagal na proseso is yung pagre-repaint ng mga parts. So, for example, dyan po sa may Carabao. So, kailangan kong i-paint yung mga part na natatakpan ng tao kasi kailangan niya mag-move eh. So, even yung background, yung mga clouds sa likod, yung sa Dalagang Bukid, yung mga grass, yung jar na hinahawakan niya, dapat po talaga hiwa-hiwalay. And at the same time, ma-maintain yung authenticity and kung gaano kaganda yung mga brush stroke ni Sir Amorsolo. Kasi once na parang ginawan ko na siya ng sarili kong rendition, parang dinidisrespect ko na rin po siya. And at the same time, nung ina-animate ko na siya, nilalagay ko lang yung sarili ko dun sa perspective ni Mr. Amorsolo, kung ano yung nakikita niya, kung ano yung na-imagine niya, kung gaano ba ka, anong oras ba to, anong oras ba nangyayari to, hapon ba, mahangin ba dito, ano ba yung feeling ng character na nandito, are they in love, are they serious, are they mad, so parang mas ganun ko po siya nilaro talaga. Tapos konting research. Mark, baka I'm sure there are young artists also watching the show and wondering ano kayang ginamit niya. I mean, what was your setup? Both hardware and software, anong ginamit mo? Dun sa pag-repaint nung mga layers, ang ginamit ko is Procreate
sa iPad siya, pero pwede rin naman gumamit ng mga Adobe softwares like Photoshop, and maraming rin mga iba-ibang softwares na mga libre na pwede nila magamit. As for animation, is After Effects yung ginamit ko for animation. Then I do the sound effects and yung mga audio sa Premiere. Pero para sa akin naman po, wala naman po sa software yan eh. Magagawa na, kung talagang gusto mo talagang gawin yung isang bagay, gagawa at gagawa ako ng paraan para gawa mo siya. Where did you learn animation? Nag-graduate po ako sa Binild, sa De La Salle College of St. Binild with the help of Gawad Kalinga. As scholar po. So, sila po yung tumulong sa akin para makagraduate sa Binild. Kasi galing po ako sa lower class family, so parang sila yung nag-help na makapasok ako sa La Salle with Binild with the help of the scholarship. Then, sa Binild po, nag-graduate ako around 2015. And by 2018 ngayon po, nagpa-part-time teaching po ako sa Binild rin ngayon sa mga animation students. Okay. Mark, anong next project mo? Anong next painting ang gusto mong i-animate? May mga nakapila na po, pero hindi ko pa masabi kung ano-ano sila. Though may naisip ako na isa, it's for the Independence Day. Is yung, nakalimutan ko yung title, pero yung parang yung mga nagtatahi ng flag ng Pilipinas. Yeah, that one. Sana gawin mo yung skolyaryum. Darating okay din po tayo dyan. Inisip ko po talaga na tapusin muna yung mga Amorsolo paintings. Tapos, kung tatala rin po, maybe next year or next year, at least makapag-exhibit na katulad nung parang sa Van Gogh. Van Gogh-like na. Parang ganun po ko siya nakikita. Parang ma-enjoy talaga ng mga tao. Pag tapos na tong crisis natin, mapunta sila, makita nila yung parang animated painting, mapapapicture and stuff. So at least parang masaya sila. Ganun po yung mahalaga.